Sama atin po ang biyaya, awa habag, papala, katotohanan, kapayapaan, mula kay Yahweh. Isang magandang araw po sa bawat isa. Isa na namang paksa ang atin pong ilalantad sa araw na ito. At ito po ay ano po ba ang pagkakaiba ng Diyos kay Kristo? Bago po ang lahat, siyempre, gagamit po tayo ng banal na kasulatan. Ito po kasi yung ating magiging batayan o yung tinatawag nating measuring stick para maintindihan natin, malaman natin. Unodos ng Roma na kanyang ipinangako ng una sa pamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Ayan, banal na kasulatan. And then, pangalawang Timoteo 3.15 at mula sa pagkasanggol, iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, banal na kasulatan ang atin pong gagamitin na pamantayan, panukat, dito po sa ating gagawing pag-aaral. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Ibig sabihin lamang na kailangan saliksikin, hindi po dapat nakikinig lamang doon sa nangangaral. Bawat isa atin magsasaliksik. Ano po? Ayan. Bati dito sa Roma 3.4, sabi niya, huwag naman mangyari o bagkos pa nga ang Diyos ay tapat, datapot ang bawat tao ay sinungaling, gaya ng nasusulat upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay matulad. Batay doon sa ating naging paksa, balikan ho natin, ayan. Di umano ay tao, kasi binabanggit nga naman doon sa 8.40 ng Juan, siya ay tao. Bakit ano po ang dahilan? Kasi po, siya ay nakitulad sa tao. Para po makita natin, ito po, nabagamat siya ay Diyos, maliwanag po yan ha, nabagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin, batay po dito sa magandang balita, Biblia. Maliwanag po yan, ha? Nabagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin, Ayan. So balikan na natin yung paksa natin. So, tao, hindi siya nagkasala, so hindi siya tao. May laman at dugo, may laman at buto, nakitulad sa tao. Ayan. 1:20-17, may dini Diyos. Bakit? Nakitulad sa tao. Mateo 24:36, di alam ang araw ng paghuhukom. Mali po. Bakit? Siya po yung maghuhukom. Dito sa 16:30, sabi niya, ngayon, nakikilala namin na lalalaman mo ang lahat ng mga bagay. At hindi nangangailangan na tanungin ka ng sino man dahil dito yung nagsasampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Mali po kasi yung pagkaunawa ng marami dyan eh. Tingnan nyo ha. Dito sa 2 Timoteo 4:8, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran na hukom sa araw na iyon. So, meron nakalagay dyan, hukom na sa araw na iyon. Ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Sabi dito sa Santiago 4:12, iisa ang tagapagbigay ng kautusan na hukom. Sa makatwid ay ang makapagliligtas at makapagwawasak datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa. Ano? Ayan. Roma 14:9. Sapagkat dahil dito'y namatay si Kristo at nabuhay na muli upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay, datapwat ikaw bakit humahatol ka sa iyong kapatid?
At ikaw naman, bakit pinawawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluod at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. So, sino yung maghuhukom? Excuse me. Sapagkat ang ama ay hindi umahatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. So, yung salitang hindi alam kung kailan, eh siya yung maghuhukom. Alam niya ang lahat ng bagay. Di po ba? O, dito sa 17:31, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan, ayon sa katuwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang itinilaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maghuli sa mga patay. Ano po? Ayan. Ngayon, sino po ba yan, yung Diyos na yan, para makita natin? O, pangalawang Pedro 1:1, si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo o Yahawashay, sa nagsisipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yahawashay. Diyos at tagapagligtas. Baka hindi pa po nakikita o nababasa ito ng mga miyembro, ayaw ipabasa o ayaw basahin ng mga ministro kasi meron silang makikita na hindi ayon dun sa itinuro ng kanilang mga mangaral. So pagka binalikan po natin yung ating naging paksa, ito po yung paksa natin. Ano ang pagkakaiba ng Diyos kay Kristo? Hindi tao yung Diyos. Tama. Tama po yan, hindi tao. Pero bakit siya dito'y tao? Nakitulad sa tao. Ang Diyos, walang laman at buto? Tama po yan. Bakit dito may laman at buto? Nakitulad sa tao. Isaiah 44:8, walang dini Diyos, natural. Sino ang Diyosin niya? Eh, siya lang yung manlilikha. 20:17 ng Juan, may dini Diyos. Iniisip lamang nila na may dini Diyos. Kasi nga, nakitulad sa tao. Unang Juan 3:20, alam ng lahat ng bagay, hindi po totoo, alam niya lahat. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Ayun. Hindi napapagod, natural. He is a spirit being. Bakit siya dito sa Juan 4:6, napapagod, nakitulad sa tao. Hindi namamatay, namatay sa Juan 19:33, nakitulad sa tao. Mateo 14:26, nakikita, natural, nakitulad sa tao. Dito sa awit, 121:4, hindi natutulog, natulog daw yung ang Kristo, natural, nakitulad siya sa tao eh. Pinanganak, natural, nakitulad sa tao eh. 1:14:28, may mas mataas, hindi po totoo. Bakit? Hindi niya inari ang pagkapantay. Kasi kung may mataas, nawala na sana yung hindi niya inari ang pagkapantay. Ano? Ito, para ito. Na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay. Pag sinabi mong kapantay, kalibel, pag sinabi mong may mas mataas pa sa kanya, ano na itong salitang kapantay? Di po ba? Equal. Nanatiling kapantay ng Diyos, bagkos hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Ayan. Halaw po yan doon sa magandang balita, Biblia. So, lahat po ng ito, lahat po ng itong pagkakaiba ng Diyos kay Kristo, isa lang po ang punot dulo niyan, nakitulad siya sa tao. Siya po ay Diyos na nakitulad sa tao. Mali pong isipin na iba yung ama, iba yung anak. Mali pong isipin yun, sapagkat siya rin yung may sabi. Ako at ang ama ay isa. Muli po, pansamantala po, kung lolobin po ni Yahweh sa mga susunod na pagkakataon, pwede pa po natin itong dugtungan. I-subscribe po ninyo ang mga video na atin pong ipinopost sa YouTube at patuloy po kayo na ma-update ng lahat po ng aming pong ginagawang video. Maraming maraming pong salamat. Ito po si Brad Emmanuel Umali.